Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa lahat ng kasama namin online joining us now para sa ating worship service. At bago po tayo magsimula, nais ko lamang na samahan niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Psalms 105 verses 1 to 4. Sinasabi po dito, "Give praise to the Lord, proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell all of His wonderful deeds. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength, seek His face always." Samahan niyo po ako, tayo muna po ay manalangin bago tayo mag-umpisa. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, pinupulit, pinapasalamat ako po na Panginoon sa oras na ito, Lord. We glorify Your name because You are our God, Lord. You're the King of Kings, the Lord of Lords. And bago po ang lahat, Lord, we want to come into Your presence and ask for forgiveness sa mga pagkakasala na gawa po namin. Kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Alam niyo po lahat ng bagay na ito, Panginoon. And we truly ask for forgiveness and we ask for cleansing, Lord, through the blood of Jesus Christ. And through Your Holy Spirit, Lord, continue to change us more into the person that You want us to be, Lord. And help us to really live a life of obedience sa Iyo at sa Iyong salita, Panginoon. And we also want to thank You, Lord, for today, for giving us life, for putting breath into our lungs, Lord. And maraming salamat, Lord, for all the blessings na na-receive namin sa Inyo, Lord. Maraming salamat for the provision sa lahat na aming pangangailangan, for guiding us and protecting us saan man po kami magpunta, ano man po ang aming gawin, and for giving us good health at hindi Nyo po hinayaan na ang mga karamdaman, Lord, ay magpumasok sa aming mga physical bodies. Kaya maraming salamat po, Panginoon. We thank You, Lord, for the things that You have given us. We thank You, Lord, for the things that You have done for us, Lord. But more than those, gusto namin kayong papurihan for who You are. Because You are our God, You are our Savior, our Redeemer, our Provider, our Protector, Lord. Kaya maraming salamat po. And dalangin namin, Panginoon, na sa oras na to, as we come into Your presence in worship and in reverence of Your word, Lord, ang dalangin ko ay patuloy na kayo po yung mag-glorify namin, kayo yung patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan, at patuloy na pagpalain niyo po kami, Lord, as we really engage in worship sa oras na ito, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, tayo ay umawit ng mga papuri sa ating Panginoon. Today we are celebrating Easter Sunday. Inaalala po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natapos na siya ay namatay, kundi muli siyang nabuhay para sa atin, Lord. At muli siyang babalik para sa atin. Kaya umawit po tayo ng mga papuri sa Panginoon na talagang buhay na buhay po tayo. So, let's sing praises for God. You came near from the everlasting, through the world You live, the Father's only Son. 'Cause You came near from the everlasting, through the world we live, the Father's only Son. We sing My Savior. My Savior, because You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay.
Especially yung sacrifice na ginawa mo po para sa amin sa krus ng Kalbaryo. And patuloy po nating alalahanin lahat ng sakripisyo na ginawa sa atin ng Panginoon as we sing this next song. Above all nature and
and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Above all, you took the fall.
thought of Him above all. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin siya because He is alive sa buhay po natin at patuloy na tayo ay magpuri sa Kanya as we listen to His word ngayong umaga po na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa bawat isa na kabahagi ng pagsambang ito sa umagang ito. Lalo na po sa inyo na mga nariyan sa inyong mga tahanan, saan man ho kayo naroon, saan man lugar ng mundo na naroon kayo ngayon at nakakapanood ng worship service na ito ngayong umaga, ang pagpapala nawa ng Panginoon ay sumain nyo at sumaating lahat. Ano ho? Ang alam ko na ang isang linggo na nagdaan sa ating buhay ay parang hindi ata naging madali. Naalala ko ganitong panahon din last year no, nung medyo ang Pilipinas ay nagkagulo no, at ang tanda ko pati kasama ko noon ang Pastor Arman at si Jack na ang ating pananambahan sa iglesia ay biglang napatigil at kinakailangan namin gawin na online ang worship service kasi walang masakyan, bawal yung mga tao, kaya hindi agad nakapunta. Sabi ko, isang taon na lumipas, para bumalik ulit tayo sa ganun. Ano? At ang mga balita na ating naririnig ay, lalo na recently, nagtutulok sa atin para lalo tayong iba, talagang mamba, matakot, bumalik na naman tayo 1 year after, ganun ang ating kalagayan. No? Pero, napaisip din ako, sabi ko, bakit nga nangyari kaya na ganun? No? Maraming Pilipino, maraming tao ang umaasa. Ngayong week lang na to, tawag natin ay Holy Week. May nagbibiro nga sa Facebook, ito daw ay Holy Week. No, maraming mahuhuli ngayong linggong ito. At alam niyo, sa totoo lang, ang dami kong kakilala na, ang dami nilang plano. Ang daming plano ng karamihan. Kahit nga kami dito sa church, nagpa-plano ka ho kami nila Kuya Joseph, magtagaytay, pumunta sa Magallanes, sa mga trip natin pumunta. Kasi ano, bakasyon. Sa mga nagtatrabaho, inaantay namin ito, bakasyon season tayo ngayon. No, maraming naghihintay mag-swimming, mag-gala, mag-mall, mag-reunion, pumunta sa mga kamag-anak. Maraming umaasa dyan. Pero in an instant, bang! Pahinga lahat sa bahay. No. Sabi na iba, Semana Santa pa naman. No, Semana Santa. Nasanay kasi tayo before na Semana Santa, lahat... Noong unang panahon, no, nasanay mga Pilipino pag Semana Santa, tatahimik lahat. No? Ngayon, noong mga recently, Semana Santa, naging panahon ng outing, naging panahon ng gala, panahon ng labas dito, labas doon. E biglang nagdeklara ang gobyerno na balik tayo sa dati nating quarantine classification. Ang tanong ng iba ngayong umaga, how would I celebrate? Paano ko ipagdidiwang ang Holy Week na ito sa ating sitwasyon ngayon? Kapag linggo, yung unang linggo ng Holy Week na tinatawag natin, anong tawag natin doon? Linggo ng palaspas. No, palaspas. Tapos, pagka sumunod na linggo, ang tawag natin ay linggo or Pasko ng pagkabuhay. No. Bakit mahalaga ang sentro ng Biblia, ang sentro ng ating pananampalataya ay nakatuod dito sa tinatawag natin na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin, bakit binigyan din ni Pablo ito sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 14 hanggang 19. Bakit sinabi ni Paul ito? Sabi niya, basahin ko ho, ano ho? At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15, kung ganoon, lilitaw pa na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na ang muling pagkabuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang pagkabuhay ng mga patay. Verse 16, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa
nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. And verse 19, at sabi niya, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawakawawa sa lahat ng tao. No. Tingnan niyo yung dulong verse. Kung ang pag-asa natin sa buhay na ito, andun lamang sa sitwasyon ng mundo, ano sabi ng Bible? Tayo na ang pinakakawawa. Kaya maraming tao ngayon, ang feeling nila, kawawang-kawawa ako ngayong Holy Week. Bakit? Kasi nasa bahay lang ako. Pero, alam niyo, isa-isang banda na isip ko, siguro, baka inayaan din lang ng Diyos na magmuni-muni talaga ang mga tao ngayong panahon na ito. Bakit? Wala ka ibang gagawin eh. Hindi ka makapag-beach. Hindi ka makapag-swimming. Saan ka nandun lang? Sa bahay. May internet ka. Pwede ka makinig ng mensahe ng Panginoon. At din ba, tawag nga natin ito ay panahon ng pangingilin. Pag-alaala sa Panginoong Jesus. Pero tayo mga Kristiyano, ang ating hope, na binanggit nga ni Pablo dito, ay nasaan? Hindi lang sa kamatayan ni Jesus. Yes, the Lord loved the world so much, kaya nga binigay niya ang Panginoong Jesus, pero hindi natatapos doon yung pag-ibig lang. No, kasi yung pag-ibig din lang, tapos binigay niya yung buhay niya, after that, ano ang maging kalagayan? Ang esensya at sentro ng Kristyanismo saan nagpatuloy? Doon sa namatay si Jesus sa krus, pero pagkatapos ng tatlong araw, muling nabuhay. Binanggit ko na ito nung nakaraang ako nag-speak. Maraming mga leader ng relihiyon, pinanganak, nabuhay, namatay. Pero ngayon ay nanatiling patay. Isa lang ang pinagmunan ng iba't ibang mga pananampalataya at sekta sa mundo na ang leader ay namatay, nabuhay, ay na pinanganak, nabuhay, at namatay, at muling nabuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sa umagang ito ko gusto kong simulan ang mensaheng ito sa pagbati sa bawat isa. Pwede ho bang pakibati ang inyong mga katabi ngayong umaga ng pakipintot nga ate? Yeah. Ano sabi doon? Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pwede ba pakibati naman yung iba? Happy Easter! No, kaya nga sabi, Happy Easter! Yung iba malungkot! Malungkot ngayong Easter na ito, malungkot na malungkot sila. Pero tayo mga Kristiyano na ang pag-asa natin, ang hope natin na sa muling pagkabuhay ni Kristo, we can say, maligayang Pasko ngayon ng pagkabuhay. Sa ating teksto ngayong umaga is entitled, Seeing the Risen Christ. No, Seeing the Risen Christ is found in John chapter 20 verses 11 to 18. Ang passage po natin is focuses on the first person na naka-encounter kay Jesus noong si Jesus ay muling nabuhay. Imagine niyo, no? Ano kaya ang pakiramdam kung ikaw yung unang-unang tao na naka-witness sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus? Basahin nun natin ang aklat ng Juan, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 18. Tingnan nun natin. Verse 11. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. Verse 12. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Verse 14, lumingon siya at pagkasabi nito, nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Verse 15, tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Ano ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko." Tayo po ay lumuko, tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, we thank you, Lord God, for the gift of resurrection, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang handog mo na buhay mo para sa amin. Lalo higit, Panginoon, salamat dahil ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay at pinatotohanan mo ang aming pananampalataya ay tunay at buhay, Panginoon. Salamat sa umagang ito at saan man kami naroon, Panginoon, hayaan mo na ang katotohanan ng iyong salita
ang aming pong mapag-aralan. Purihin ka po, O Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung inyo pong nabasa na ang istoryang ito sa aklat ng 1 chapter 20, ito ay pagkakataon kung saan si Jesus ay natapos na yung crucifixion at inilibing no si Jesus. And there was one person whom the Bible told us the story na itong babaeng ito yung nakabantay doon sa libingan. No? At ang sabi ng Biblia, magang-maga pa lang, at pag minasaw natin yung accounts, hindi lang ata isa, kundi mga apat or limang bes, na itong si Maria, walang ginawa, kundi pumunta ng pumunta doon sa libingan. At ano ang kanyang ginagawa doon sa libingan? Nagbubulaklak? Or nagtitirik ng kandila? Hindi. Anong ginagawa niya? Walang ginawa si Maria, kundi sabi ng Bible, umiyak ng umiyak. No, namatayan siya eh. Namatay siya na isang tao na kilala niya. Namatay. Kaya talagang yung grief ni Mary na andun. So, during the passage of this verse, we can learn three things sa buhay ni Maria na pwede natin magamit din natin sa ating mga buhay. Number one, what can we learn from Mary in this passage? Number one, sabi nito, her weeping. Yung pag-iyak niya. Mary was overcome by grief because Jesus has transformed her life. Sino ba si Mary? Pag binag-aralan natin ang aklat ng Lucas, no, sa Lucas chapter 8, dito unang nabanggit si Mary, no? Sabi sa Lucas chapter 8, verse 1, sabi dito, hindi nalaunan, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon, nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12, yung 12 apostles. Tapos sabi dito, tingnan nyo, verse 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa mga masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya, 7 demonyo ang pinalayas. So, the Bible described Mary as a person na isa sa mga unang nakasama ni Jesus. Disciple, tagasunod din ni Jesus tong si Mary. Kaya sila yung grupo ng mga babae na bukod doon sa 12 alagad ni Jesus sa lalaki, sumusunod din sila kay Jesus. At meron mga accounts sa Bible na nagpapakitang lahat talaga ng ministry involvement ni Jesus, sumasama rin sila Mary at ang ibang mga kababaihan doon sa time na yon. And one of the most notable description of Mary in the Bible was, sabi doon, meron siyang mga masamang espiritu sa kanyang katawan na pinalaya ni Jesus. And the Bible is full of stories ng mga tao na binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya naman Mary dedicated her life in the service of her Lord. Kaya lang, nung pinag-aaralan ko rin yung kanyang buhay, marami, nung unang panahon pala, sa unang iglesia, early years ng Roman Catholic Church, gusto nilang i-disprove si Mary kasi hindi raw siya karapat-dapat kasi dati yan. Meron account na si Mary ay dating babae na nagbibili ng panandaliang aliw. So hindi siya dapat kilalanin. Hindi siya dapat pag-aralan ng kanyang buhay. No. At nitong sa generasyon naman natin, ewan ko kung natatandaan ninyo, may lumabas na pelikula na si Mary Magdalene ay asawa ni Jesus at meron daw silang anak. Sabi ko, tinding blasphemy nito ha. No? Ginawa ng issue si Mary Magdalene. Sobrang attached daw nitong si Mary Magdalene kay Jesus. Kaya sigurado yan, asawa niyan si Jesus. No? Kasi ano yan dati, kumbaga, pasamang babae yan. Kaya buhay talaga niya, kaya ganun yan. So, nakakalungkot. Ganun ang naging tangin ng mundo kay Maria. Maria Magdalena, hindi po niya apelido Magdalena, kundi taga Magdala siya, kaya siya Magdalena. No? Mary of Magdalene. Pero ganun ang naging tingin ng mundo sa kanya. Pero Mary knows herself, in herself, that Jesus turned her life around. Kaya ganun na lang ang hinagpis ni Maria noong si Jesus ay pinako sa krus.
Time to imagine kung ano ang mental, emotional, physical torture nitong mga nung ni Maria na nanay ni Jesus, yung mga alaga, nanonood ka, wala kang magawa habang hinahataw, pinapako yung kaibigan mo, yung taong malapit sa iyo, yung taong sinasamba mo. Pinapahirapan, wala kang magawa. Hanggang sa unti-unting pinako sa krus, maghapong nakabilad sa init, walang magawa. Ilang araw na si Maria nagluluksa, samang-sama ng loob. Her life is full of weeping nitong mga recent na panahon. Kaya siya iyak nang iyak. Madaling araw pupunta sa puntod, iiyak na naman. Hapon, tanghali, hanggang gabi siguro si Maria pupunta sa puntod para umiyak. Alam niyo mga kapatid, what can we learn from this? Is that life, sabi to, life is filled with disappointments and heartaches. And sabi rito, we all cry sometimes. Taas ang kamay na hindi pa umiyak ni minsan. Diba? Majority sa atin, naranasan natin umiyak, tama? Iba-iba ng dahilan ng pag-iyak. Umiyak kasi hindi nilike yung picture niya. No? Umiyak kasi may problema. Umiyak kasi nag-ECQ, wala trabaho. Umiyak dahil iniwan ng boyfriend or ng girlfriend. Umiyak dahil masama ang loob sa mga sitwasyon na nangyari sa kanyang buhay. Alam niyo pala, ang pag-iyak pala ay ibahagi ng isang normal na tao. Wala pang ako na kilalang tao na hindi umiyak. No, sabi niya iba, pag babae, iiyakin yan. Pag lalaki, umiyak, naku po. Hindi maganda tingnan yan. Kalalaki mong tao, iiyak ka ng iiyak. Pero alam niyo, sabi nito, dahil nga, kapag tayo ay nakakaranas ng disappointments, presyo ng buhay natin na tayo nalulungkot, minsan ang ending point natin, ano? Umiiyak na lang. Pero alam niyo, kung meron ako isang natutunan dito kay Maria, si Jesus na winoworship niya, si Jesus na sinasamba niya, si Jesus na she poured her life on, she gave her all for Jesus, namatay. Sa iba to, yung kanyang source ng kanyang paniniwala, aalis na lang. Magmumukmok. Siguro kung may Facebook na nung panahon na yon, baka si isa si Maria Magdalena sa naunang nag-post. Ano kaya ipopost ni Mary Magdalene? Is feeling sad. Is feeling disappointment. Is feeling disappointed. Is feeling emotional. Pero may selfie. No? May selfie pa rin. No? Is feeling low. Pag tayo problemado, saan tayo unang pupunta? Mga kabataan ngayon, pag may problema sa buhay, iiyak saan? Sa Facebook. Sa paglalagay ng mukha ng bilog-bilog, yung may nakaganon. Diba? Ipupos, doon ang problema. Kapag mayroong mga issue ng buhay, saan pupunta? Eh, kailangan natin makalimot. Kailangan ko uminom ng pampalimot para makalimutan ko ang problema. Iiyak mo lang yan. No? Minsan na-encounter ako sabihin na iiyak mo lang yung problema mo o tapos. Pero rin si Mary, umiyak saan? Kay Lord. Bumalik siya kay Jesus. Ganun pala. Sa buhay natin, kung tayo puno ng disappointment and heartaches, we go back to Jesus. Yun ang una nating lapitan. Kaya nga, I'm encouraging everyone, kapag may nakakausap kami sa counseling, ang una ko sinasabi, pa-pray natin. Lapit muna tayo sa Lord. Bago ka lumapit sa ibang problema, bago ka lumapit sa ibang pwede mong hinga ng tulong, una muna ng lapitan. Sino? Si Jesus. Amen? Dapat yun ang naging nakatatak sa isip natin. Kapag there's something going on in our life na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, lapit tayo sa Lord. Si Mary, yun ang nagpush sa kanya. Binalikan niya si Jesus. The good news here, eto. The good news here is that there is a Savior, sabi doon, whose name is Jesus and He wants to bring you back to life. Yun ang pag-asa na meron ng mga Kristiyano. No, bagamat malungkot at nakakaiyak ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, no, there is Jesus that we can count to. Sabi sa aklat ng Awit chapter 30 verse 8, at sa inyo na marahil ay umiiyak sa panahon na to, sabi rito, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sabi ni Haring David, magdamag siya, no? Sa buong magdamag, luha may pumatak, pero pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Awit chapter 30 verse 8. Yes, we may cry for the night. But sabi doon, but rejoicing or joy comes in
the morning. Ang pag-iyak, mga kapatid, hindi yan habang buhay. Amen? Ang pag-iyak ay nagiging way lang natin to express our emotion, but look into the fact that rejoicing comes back after night in the morning. Pinaya ni Jesus ay ito. Ang sabi sa aklat ng Mateo, maaring ito natatandaan ni Maria, itong verse na to. Matthew chapter 11, verse 28. Ang sabi rito, lumapit kayo sa akin. Sabi ni Jesus yan, ha? Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, ano sabi ng Lord? At kayo'y pagpapahingahin ko. If we feel burden sa buhay na ito, lapit tayo sa Panginoon. Punta muna tayo kay Jesus. Bago tayo mag-post, iiyak muna natin kay Lord. Because Jesus is inviting us, come to me. Dalhin mo yung bigat mo. Iiyak mo, sige. Sabi ng Lord, nagbibigay ako ng kapahingahan. Jesus has an invitation for all of us. And I know, alam ni Mary to, kaya nga, umiyak siya ng umiyak, pero doon siya, sa tabi ni Jesus, nag-iiyak. Sa puntod ni Jesus, nag-iiyak. Sabi na, gusto ni Mary rin makaranas ng ano, ng outlet. Makaranas siya ng kagaangan, ng kapahingahan sa kanyang buhay. Na-grant kaya yung ginawang yun ni Mary. Tingnan nun natin. Next. What can we learn from her situation? O, iyak na iyak si Mary. Iyak siya ng iyak. Lungkot na lungkot siya. Tapos, sabi ng verse, sabi rito, tuloy muna natin yung next verse. Verse 16. Habang nag-iiyak si Maria, may tumawag. No? May tumawag. Sabi ng tao sa kanya, Maria! Ani Jesus. Sino may sabi? Si Jesus. Maria! No? Sabi niya, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni o Rabbi, na ibig sabihin ay Guro! No? Guro. Pero bago itong verse na to, ano yung verse na nando sa Bible? May lalaking lumabas, tinanong siya. Anong sabi ni Maria? Kayo po ba yung nag-aalaga nitong garden? Kayo po ba yung gardener? Kasi kung kayo po, baka pwede naman sabihin nyo sa akin, saan po dinala yung bangkay ni Jesus? Para naman mapuntahan ko. Kita nyo, minsan nawawala yung ano, nawala si Maria sa ano eh, sa focus eh. Tapos nasabi ng Bible doon, inalis niya yung tingin niya. Hindi siya tumingin kay Jesus. Kaya no, tinawag siya ni Jesus. Jesus called out her attention. Bigla siyang, familiar to eh. Familiar yung boses na to. Narinig ko. Ang sabi ng Bible, humarap siya. Yung sabi, nakatalikod siya dati. Humarap lang siya. Anong sabi niya? Anong unang-unang lumabas sa kanyang bibig? Guro. No. Guro. No. Guro, sabi niya. And that was what he knows of Jesus. He knows Jesus as his teacher. Sabi na next verse, verse 17. Sabi ng Lord sa kanya, Maria, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Pangalawa na makita ho natin sa buhay ni Mary is yung kanina kung nakita natin ang kanyang pag-iyak, her weeping. Next bit we can learn from her is her worship. Sabihin nga ninyong lahat, worship. Worship or pagsamba. What made the difference was that Jesus called her by her name. No, hindi pa tinawag siya na ano eh, na, uy, hindi ganun eh. Maria, personal ang tawag ng Lord sa kanya. Sabi ito, do you know that Jesus knows you by name today? Alam ba raw natin na si Lord, kilala tayo lahat sa pangalan ngayong umaga, tama? Sabi nga ng Bible, ang description, ano, pag ang tao namumroblema, sabi niya, dapat umasa tayo sa Lord. Bakit? Eh kasi kahit nga yung bilang daw ng buhok natin, alam ng Lord. Ang sabi sa aklat ng mga awit, habang tayo ay nasa tiyan pa ng ating mga nanay, alam at kilala na tayo ng Lord. Hindi ba napakagandang pangako, napakagandang pag-asa na meron ang lahat? Bakit? Kasi yung sinasamba natin na Diyos na namatay, pero muli pa lang nabuhay, kilalang kilala tayo. And that is a very, very good remembrance para sa atin. It's a very good reminder for each and everyone
that the Lord knows lahat-lahat sa buhay natin. Mga bagay na nagpapasaya, nakakalungkot sa atin, alam ni Lord lahat yan. Nag-ECQ sa Calabarzon at sa Maynila, alam ni Lord yan. May pangangailangan tayong lahat dito ngayong umaga, alam ni Lord lahat yan. You see, since God knows us all, we have that great hope today as our Savior. Nung nakita ni Maria si Jesus, sabi niya, Guru. No, Guru. Yun ang reply niya eh. Hindi sabi Jesus. Kundi, Guru. No, Guru. No, tayo sa ating mga buhay. Sino si Jesus sa inyo? Itong nagdaang linggo. Sige nga po, alalahanin natin. Sino si Jesus sa inyo nitong nakaraang linggo? Maraming si Jesus ay Diyos na nagpagaling. Si Jesus ay Diyos na tumugon sa panalangin. Si Jesus ay Diyos na nag-provide sa ating pangangailangan. Marami. At kung gaano natin kakilala si Jesus, yun po yung ating pinanghahawakan sa buhay. Si Mary, kasama niya si Jesus doon sa mga pagtuturo ni Jesus. Ako naniniwala, maraming natutunan to si Maria kay Jesus. Kaya ang tawag niya kay Jesus, Jesus, Guru. No, Guru. Tayo po, gaano ka natin kakilala si Jesus sa ating buhay? Pag tayo ay nag-worship, pag tayo sumasamba, we are declaring who He is. Sinasabi natin, sino siya? No, kaya nga, pag nagpe-pray tayo kanina, naalala ko, nag-pray si Serbo kanina sa group namin, sa worship team, sa pagsisimula, dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Bakit? Kasi yun ang pagkakaalam natin eh. Kailangan na siya is Diyos na kailangan i-worship, na kailangan nating unahan, punuin ng pagsamba. Ganun po sa buhay natin. Kapag tayo sumasamba sa Panginoon, dapat dinideclare natin kung sino siya sa ating mga buhay. Naranasan kasi natin siya sa ating mga buhay. Kaya nung sinabi, tingin ko dito sobrang excited ni Maria kasi imagine, yung iba pag nakakita, nakarinig ng patay na buhay, takbuhan eh. Nung kanya-kanya karipasan ng takbo eh. Si Maria hindi. Nung naulinig niya, Rabbi, Guru, nung alam niya agad, right away, si Jesus. Tingin ko dito kasi, hindi naman binanggit ng Bible, pero sabi ni Jesus sa kanya, touch me not, di ba? Touch me not. Tingin ko sobrang excited si Maria pag napayapos siya kay Jesus eh. Di ba? And he don't want anymore to let go of Jesus. Eto na si Lord, buhay-buhay na. Ayoko na siyang umalis, tabi niya. Pero, inisip ko nga, sabi ko, ayaw ba talaga ni Jesus na iyakapin o ripuin man lang siya ni Maria? No? Sa mga susunod na verses, di ba, pinapahawak niya pa yung kanyang, at doon, yung butas ng kamay niya kay Tomas. Pasok mo yung kamay mo dito sa tagiliran ko. So, physically touch, andun yung ano eh. But what can we learn from here? No? Hindi ho natatapos doon lang yung pagsamba ni Maria. Oo, umiyak siya kanina, pero after that, nakita niya si Lord, she started to worship. Pero eventually, in the third part, sabi rito, she became a witness. Ano sabi na sa kanya ng Lord? Maria, puntahan mo ang ibang mga kapatid. Puntahan mo yung mga alagad. Puntahan mo ibang tao and tell them what you saw today. So, eventually, in the third part, we can learn from her witness. Tingnan natin yung verse. Sabi sa aklat ng Juan pa rin, chapter 20, verse 18. Sabi nito, kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, ano sabi niya? Nakita ko ang Panginoon! At tuloy sinabi sa kanila, ang bilin ni Jesus. If there's one thing that the Lord wants us to do sa panahon natin ngayon, is to become a witness for Christ's resurrection. Tingnan nga ho natin. Sabi rito, Mary Magdalene went and she told him everything he said to her. Ito sabi ito, napakaganda. When Jesus touches your life, sabi ito, you cannot help but witness about His great love. Hindi mo kayang sarilinin. Hindi mo kayang itabi na lang. Kaya nga, ini-encourage natin kapag may blessing tayo, kapag prayer meeting, saan tayo nagsisimula? Di ba yung nagpe-pray tayo ng pasasalamat.
In-encourage natin yung lahat na, o baka may ginawa si Lord sa'yo, i-share mo naman. Kasi nagiging pagpapala yun sa iba. Maari sila, problemado sila yung pala kasi pareho ng problema mo. Pero nakita nila, wow, si Lord kumilos sa'yo, pwede pala siya din kumilos sa buhay ko. Be a witness. Sabi ni John Calvin, therefore, no, ito yung comment niya, sabi niya, the women were wrong to be content with having nothing more than half of his resurrection. Sabi niya, problema yun. Kung yung kalahati lang ng resurrection, na yung pagkabuhay ni Jesus, ang natutunan nila Mary, sa enough na, ando na si Jesus, buhay na siya. O tapos, sabi niya, and wanting to enjoy his presence in the world. Kung naging problema kung sila Mary, hanggang doon na lang. No, oh Lord, okay na to, nabuhay ka ulit. Tara, sama-sama na ulit tayo. Hindi yun eh. Hindi yun ang disenyo ng Lord sa kanyang muling pagkabuhay. Anong disenyo ng Lord? For us to become witnesses in this life. Maraming mga tao ang nangangailangan na makarinig ng napakagandang balita na ito. Kaya si Mary, ano sabi doon? Hindi niya mapigilan. Takbo siya. Pinuntahan niya yung mga alagad. Ano sabi niya? Si Jesus, muling nabuhay. Buhay, nakausap po eh. Ito nga yung bilin niya. Ganyan. Try to imagine the blessing of the first person na ikaw yung pagpakitaan at balitaan at makabalita at magbalita. Mag-post agad na ano? Na nabuhay si Jesus. Nakakatuwang isipin kasi sabi ko nga sa inyo kanina, si Maria, she was oppressed. Ay, siya kilala din na kahit niya sa henerasyon natin. Masyadong mababa ang pagtingin sa kanya. Ginawa siyang maruming babae na asawa raw ni Jesus. Pero, hindi ganun ang naging tingin ng Diyos sa kanya. She became the first witness to tell the world that Jesus lives. That Jesus has resurrected from the grave. Bagay na pinapakita ng Diyos sa atin, sabi nga sa Aklat ng Gracia na walang Hudyo, walang Grego, mapababae o mapalalaki, even the oppressed. Mary represented the oppressed people in knowing the Lord. Nawa, sa umagang ito ng Linggo o Pasko ng pagkabuhay, maging pag-asa tayong lahat na nakakarinig na mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Yes, we may weep, but we can worship, and eventually, we can be a witness to the world of what the Lord has done. Sabi rito, Jesus brings life. He stands today waiting to change your life dramatically. Have you been weeping? Umiiyak ba kayo? Umiiyak ba tayo sa nakaraang mga parahon, nakaraang mga araw? But can you worship Him? And the last question, will you share the great news today? I want to tell a story of a person, and this is where will I close. Story ng isang tao, si Alfred Ackley. Alfred Ackley was born in 1887 in Pennsylvania. He showed great musical potential as a child. He was tutored by his musician father and then went on to New York City to study at the Royal Academy of Music in London. There, Ackley played the piano and cello and showed great promise as a composer. Naging magaling na musician itong si Ackley. Then, Ackley returned to the U.S. to attend Westminster Theological Seminary and became a minister in 1914. Naging pastor, 1914. Ackley pastored in Pennsylvania before being called into a congregation in California. For a few years, he worked with evangelist Billy Sunday. When in California in 1932, Ackley began witnessing a Jewish man. May sinaran siyang Hudyo. Who attended one of the evangelistic meetings. The young student kept saying, why should I be bothered? Or why should I worship a dead Jew? Bakit mo sasambahin yung patay na Hudyo na? This bothered Ackley and it stayed on his mind. After waking early to prepare his Easter Sunday
message. Isang Pasko ng Pagkabuhay, magsasermon si Ackley. Binuksan niya yung radyo, nakinig din siya. Merong isang, there's a famous liberal preacher in New York saying, "Good morning, everyone. It's Easter today. You know, folks, it really doesn't make any difference to me if Christ is risen or not. As far as I'm concerned, His body could be a dust in some Palestinian tomb. The main thing here, the truth goes marching on." Nagalit si Ackley doon sa sinabi nung preacher na yon. Nag-preach ka pa tapos ano, walang bigat sa'yo. Kung kinabuhay si Jesus or namatay siya or hindi na siya nabuhay, wala kang pakialam. Basta yun lang katuruan niya, nagpapatuloy, nagalit si Ackley. At ang sabi ng history, binato niya yung radyo niya sa galit. Inihagis niya. Nagalit siya. Talaga nagpupumigil siya sa galit. Nag-sermon siya, nagtuloy siya sa kanya pagsamba. Pag-uwi niya, nakita ng asawa niya, ganun pa rin yung puso ni Ackley. Talagang hindi niyo malimutan yung Jew, hindi niyo malimutan yung pinrich nung mama nung umaga ng Easter. Sabi ng miss niya, wala ka mong pagkagawa kung galit lang, galit ka lang eh. No, kung ilalabas mo lang dyan. But there's one thing you can do. Balik ka sa what do you love to do? Put your heart out into music. Marap siya sa piano niya, muha siya ng musical instrument, and he penned the famous song. It's entitled He Lives. Ito yung lyrics ng kanta. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. Kahit sa chorus, ano sabi ng chorus? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives inside, within my heart. And that, 1933, the famous song, He Lives, was composed by Ackley. Alam niyo, nung bata pa ako, natatandaan ko, tinutugtog to sa church eh. Na inaawit to. Pero mas nauna tumatak sa isip ko yung Tagalog version nito. Mamaya aawitin nun natin ano, yung Tagalog version to. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung Tagalog nung part ng lyrics. Para kay pindot next. Sabi doon sa lyrics na Tagalog. Ito yung chorus, sabi niya. Buhay! Buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan, tanong mo'y bakit ko alam? Sa puso ko'y buhay. Ackley was so powerful, had a powerful message on that morning. Na kahit na ano sinasabi ng mga tao, tanong mo sa akin, bakit alam ko? Bakit alam ko na si Jesus buhay? Wala, hindi naman siya si Mary na naandun sa harap ng tomb. Pero tanong mo. Tayo, tanong sa atin, bakit si Jesus buhay? Because He lives inside my heart. Di ba napakagandang pangako ng pagkabuhay na maguli na meron tayo? Jesus lives inside your hearts. Jesus lives inside our hearts. Yes, people may say things differently sa ating nakamulatan, sa ating pinaniniwalaan. People may see things differently ngayong Semana Santa. Malungkot na Semana Santa. Talagang namatay na si Jesus. Pero, ang isang Kristiyano may pag-asa ng buhay na muli. Kagaya ni Ackley, we can tell the world that Jesus lives and He is alive in our hearts, in our lives this morning. Tayo pong lahat ay umuko, tayo ay manalangin. Yes, Lord, this morning, we know that You have risen from the dead. You have proved it, Lord. And now, we know because You're living in our hearts. Thank You, Lord God, for the greatest gift of salvation na meron kami. Thank You, Lord, kasi muli Kang nabuhay sa mga patay.
Thank you, Lord, kasi ito yung naging basehan, ito yung naging pag-asa, ito yung naging truth ng gospel, Panginoon, na ikaw ay aming nakilala at ang Diyos namin sinasamba ay buhay. Ngayong umaga, patuloy na nabubuhay sa kalangitan. Lord, salamat. Because in you, we have life. Kahit anuman ang naging sitwasyon ng buhay namin ngayon, kahit man kami nakakaramdam ng kalungkutan, ng pagiging mababa, ng mga bagay, Panginoon, na nagda-down sa amin, mga bagay, Panginoon, na nagpapahina ng aming loob, mga bagay, Panginoon, na nagpapalungkot sa amin, mga sitwasyon sa kapaligiran na maaaring hindi rin kagustuhan para sa amin. But Lord, this morning, we are going back to you. We're returning back to you. Minsan, hinahayaan mo yung mga sitwasyon, kalungkutan na ito, para ano? Para lalo kaming lumapit sa iyo. Para lalo kami mag-pray sa iyo. Para lalo ka naming takbuhan, lalo ka naming lapitan. Dahil kung sa sarili po namin, wala po kaming, or limitado lamang ang aming magagawa. But this morning, Lord God, you have gained complete victory for all, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtagumpay, maging sa ultimate enemy, ang kamatayan. Kaya naman po, Lord, sa umagang ito, hayaan mong sambahin ng bawat sa amin ang isang Diyos na buhay, ang isang Diyos na nagpapagaling, ang isang Diyos na nagtuturo sa amin, ang isang Diyos na kumakalinga, ang Diyos na nagbibigay ng aliw, ang Diyos na pumapatnubay, ang Diyos na nag-iingat sa amin sa anumang mga sakit, karamdaman, ang Diyos na nag-iingat mula sa anumang kapahamakan. You have been a great, great God, Lord, and you will always be a great God for each and everyone. We thank you, Lord God, for this Sunday of knowing you and learning from you. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ay buhay dyan sa kalangitan at ngayon ay nakatunghay sa amin. Iba-iba, Lord, kami nakalagayan sa umagang ito. At maging ang mga nanonood sa amin, Panginoon, ngayon nanonood sa pananambahan na ito ngayong umaga. Abutin mo, Lord, ang bawat isa at nagtitiwala po kami na nawa maranasan ng bawat sa amin, Panginoon, ang biyayang ito, Panginoon, ng pagkabuhay mong muli upang sa gayong, Panginoon, we can be powerful witnesses to other people, telling other people that you live, Panginoon, and there is hope in this life because you live. We thank you, Lord God, for this wonderful day. We thank you, Lord God, for this blessed day. We thank you, Lord God, for the opportunity to worship you, Lord God, kahit sa mga ganitong paraan. Purihin ka po. Ito po isang dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, tinig niyang maamot, mapagpalang kamay. Sa tuwin ay malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y ba? Pagdamay niya'y kita sa lahat ng dako, at kahit napapagod, may tuwa rin ako. Siya'y tanging pag-asa ng mabagyong mundo, at pakikitang muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay.
kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam sa puso ko'y buhay. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y itaas at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa ng nagsisihanap. Wala nang ang iba pang kasinliyag. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam sa puso ko'y buhay. Panalangin po natin yung mga tao po na infected ng COVID sa mga panahong ito. Tayo po'y sama-samang manalangin. Amang banal, salamat dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming pong dakilang manggagamot. Sa mga oras na to, amin pong tinataas sa iyo ang bilang po ng mga infected ng COVID ay sobrang taas. At meron po kami mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, maging kapatid sa Panginoon, na ngayon po ay nakikipagbuno sa virus na ito. Hinihiling po namin ang patuloy na pagsama mo sa kanila. At hinihiling din po namin ang patuloy na paggaling po nila. Wala po kami ibang aasahan kundi ikaw po lamang. Subalit ang kalooban mo po ang siyang masunod sa kanila pong mga buhay. Sa oras na to, Lord, meron pong mga kapatid kami na ang mahal nila sa buhay nasa ER ngayon at nangangailangan po ng agarang lunas. Hindi namin alam kung paano, pero ikaw po ang Diyos na may hawak po ng amin pong buhay. At patuloy po namin hinihiling na ikaw po magbigay sa kanila ng kagalingan, kalakasan at kapayapaan sa mga oras na to. Hindi na po namin maisa-isa ang mga pangalan ng mga tao na humihingi po ng panalangin. Subalit, alam mo po ang lahat ng bagay. Katagpuin mo po sila sa mga oras na ito at maranasan po nila ang makapangyarihang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa mga kamay ko po sila pinagkakatiwala, lalo na po yung mga frontliners namin, Lord, na talagang vulnerable sa virus na ito. Hiniling po namin ang patuloy na pagsama mo sa kanila, pag-iingat, at patuloy na pagbabantay, pagkalinga, na sila po ay patuloy na proteksyonan mo sa pamagitan po ng iyong makapangyarihang pangalan. Salamat po because you live, Father God. Salamat po dahil binigay mo yung kaisa-isang anak. Kaya kami naman po ay makakaharap sa mundong ito na meron pong pag-asa dahil ikaw ay kasama namin. Salamat po. Patuloy kong hiling ang kapayapaan ang maghari po sa buhay ng mga anak mo sa mga oras na ito. Purihin ka, Ama, po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo, mga kapatid. Amang banal, maraming salamat po dahil binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang ihandog ang kanyang buhay at namatay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil tulad po ng nawit o isang awitin,
we can face tomorrow because He lives. Ano man po ang kakaharapin namin sa mundong ito, alam namin, papagtatagumpayan namin ito dahil ang Diyos namin ay buhay at handang sumama, gumabay at tumulong po sa amin. Salamat po sa katotohanan ito na ang pag-asa namin ay nasa iyo at hindi sa mga bagay na sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Ama. Sinasamba ka namin. Dahil ito ang dahilan kung bakit kami nakakalapit sa iyong harapan, nakakasamba sa iyong banal na pangalan. Dahil namatay ka at nabuhay muli upang bayaran ang aming mga kasalanan at magkaroon ng bahagi sa iyong kaharian. Salamat po sa pagmamahal na kahit kami ay hindi karapat-dapat sa iyo, minahal mo po kami at naghandog ka ng buhay para sa amin upang ang sinumang kumilala sa iyo, sumampalataya sa iyo, kilalanin ka bilang Panginoon at Kapigligtas, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-ibig. Hayaan niyo pong patuloy na maglingkod kami sa iyo hanggang sa uling hininga ng amin pong mga buhay. Purihin ka, Ama, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, tanggapin natin ang basbas at bendisyon na nagbubuhat sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, karunungan, pag-iingat mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.